FPL Season 12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Game 1 pa lang ng AP Bren at Onyx Philippines ay talagang buhat na ang mga team nila dahil sa kanilang kalakasan mag-gym. Ngayon naman, ilalabas na nila sa Land of Dawn. Wala pa naman natang makikitang kakaibang invades dito. Regular lang na jungle start. Yeah, pero sumisilip-silip din si Rapidwood para magkaroon sila ng vision dito sa Turtle. At, nandami nagko-commit sa Little Wanderer. Ito yung sinasabi mo nung nakaraan, Wumi, na even Little Wanderer ay pinaglalabanan na talaga. Oo, parang ngayon talaga yung early game ay napaka-importante na kapag nakakuha ka ng maraming objectives. Hindi na pwedeng mamigay ng mga libre. Kumbaga, lahat may presyo. Pati dito sa Land of Dawn, may price hike. Uy, pero kapansin-pansin, emblem build dito from FWD Life Insurance. May mga naka-trail at dalawa dito ay yung pampabilis. Oh. And half defense lang mula dun sa ating Claude. Pinili niya yung attack speed with the tenacity. At syempre, the quantum charge for a Claude. Uy, ito yung regen build na tinatawag nila. Uy, petrify na gamit din. Dalawa ang nagtalunan. Rapidot dito ay lalayo pero first blood ay masisecure ng Hive. AP Bren with the first blood at malaking bagay din ata na kay Kyle TZ na punta ang gold na yon dahil magiging mas makunat ngayon ang back siya at ito yung tinatawag kong reverse Smarties eh. Tapos ikaw ata yung nagbiruno ng Citram. Citram. Si Renmar. Si Renmar rin nagsabi na yung... Kaya ako tinawag na reverse Smarties to kasi nagsusnowball din ng isang back siya. Yes. But instead of being a lethal na jungler, ay napakahirap mong patayin. Yep. Sisimulan na ng AP Bren ang pinakaunang pagong ng laro pero nandiyan ang mga Sonics para bantayan at i-contest ito. Rapidwood and Ogwen, nakikipaghatakan lang doon sa unang 30 na ating game. Habang yung mga junglers natin, kumukuha na ng kanilang mga kagubatan doon sa kanila. Tama, kagubatan. Tama, kagubatan. Kagubat, tama kagubatan pala, hindi kagubatan. Oh, pwede naman. Kaso nag-level 6 na si Kalkizi. Yun lang. You know, at si Ryzen ay level 5 lang. This is a problem para sa Onyx. Oops. Kalkizi, rumoronda lamang pero mukhang sinuzone out na niya ang mga Sonics. Half HP on the Turtle, Ryzen! Uy, papasok nga ba dito ang kumpulan ng Onyx? Tumatalon-talon. Kaya lang sa likuran at Ryzen pa rin makakuha ng unang 30 na ating game. Pero medyo na-delay. Escalera, ginamit na rin yung Nether Realm para lang mailigtas sila doon sa mga sapak ni Flap. Hinihintay yata ng AP Bren na mag-level 4 doon si Ogwen pero hindi nila natuloy yung laban. Ano nga ba nangyari doon, Wolf? Na inirespeto kasi ng AP Bren yung damage ng Onyx dahil meron silang Nether Realm, yung ultimate na isang Faramis. At syempre, meron doon sa ulti coming out from Ryzen himself. Para pwede sila madire-diretso doon. Tapos sinayantay nila yung penalty zone. Pero more importantly, kaya hindi nakalaban yung AP Bren kasi kahit nakakuha sila ng kill doon sa mid, walang petrify si Ogwen. And yung Petrify talaga isa sa mga pinaka-importanting early game battle spell. But looks like magkikita-kita ang mga boys in yellow dito sa may bandang ibaba. At ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina. No? Kapag sumasayaw-sayaw ka, yung mortal coil dito ni Martez, ay napakahirap pa talagang hulihin. Yeah, invulnerable ka pa no, sa mga holds and stuns. Pero may mga times na nakikita natin na tumatama yung hook. O, yung diba? Mga ilang kaduluduluhan ng animation. Sa dulo ng animation. At doon masasabi natin kung gaano ka-expert or yung mastery ng hero kung pag-uusapan. Pero ngayon, Onyx Philippines and AP Bren, kung sino ba ang mas lighter shade na dilaw ang ating pag-uusapan ni Flap and Cram? May konting kumustahan. Nagpe-flex-flex lang, tinitingnan yung mga biceps and triceps nila. Oh, yan nga, gold. Makikita rin natin kung gano'n na ba ka-farmed up ang ating mga manlalaro dito. Rough waves, pero may Nether Realm. Nagamit para makasurvive si Rapidwood, pero nandun ang mga members ng AP Bren. Papasok na nga, nandito na yung ultimate view. Kaya lang, may ipit ata si Ryzen. 4 members mula Ryzen sa kanila. Ryzen! Gamit na Ryzen na may ipit. Pero si Pew ang makakakuha ng kill. First kill para sa kanya. Pero hindi pa tapos. Cram ay narito na rin. Kaya lang ang problema, wala rin siyang penalty zone na maibibigay sa kupuna ng Hive. Na-force ang flicker ni Pew doon pero nakaisa ang AP Bren at sila rin ang magsisimula ng pinakaunang turtle or pangalawang turtle ladder ng larong ito at hindi na ata makapag-contest ng Onyx. Pinagsasapak ni Flap si Escalera and that's the turtle secured para sa Hive and AP Bren ngayon ay lumang na ng 1,000. Sobrang importante nung clash na nangyari mula sa Onyx. Yes, nabuhay doon si Rapidwood pero ginamit niya yung ultimate niya at
Ginamit din yung Netherrealm. Additionally, nabigyan pa doon si Ryzen. Nag-overstay talaga yung Onyx doon. Noon nakaligtas na si Rapidoon, ang ginawa nila ay dapat nag-back na lang sila. Pero yung AP Brain, smartly, ang ginawa nila ay nakipag-clash nila doon sa laban na yun para itong si Kaltizi, free niya makukuha yung turtle. At ilalaban pa nila ang purple na to. Sinong nakakuha noon? Si Kyle pa rin nakakuha, pero may Petrify and combo mula kay Ogwen. That rough waves. Ngayon na si Rabbitoh, tandun na yung mga pag-TP, maagang pampainit. Kumbaga tapos na yung cool, yung ano eh, tapos na yung stretching eh. Oh. Ito na yung pagsugod ng AP Brain, may flex deck. Aray! Dito, bibitawan yung kanyang Mystic Gosh, makakasurvive. Oh! Si Rabbitoh pero not for long, habang si Kram walang tinamaan sa may bandang likuran. Makakapatay din si Ned, si Pew mapapatay niya. Ngayon, double kill para sa kanya. And Super Marco Blazing Duets, normal, normal. Pero may natirang maliit na buhay, gahibla na lang ng buhok para dito kay Nets at napulasan mo na magkabilang kupunan. Grabe ang suntukan doon sa may bandang ibaba, pero AP Brain pa rin ang lamang ng 1,000 kalahati. Onyx Philippines, ano nga ba ang kailangan nilang gawin dito para makabawi ng bagya? Kailangan nila i-layer yung kanilang mga ultimates. Kaya ang nangyari lang kasi doon yung penalty zone, kaya walang tinamaan kasi nahatak mula doon sa Shadow Stampede kami ng Femescaria. So medyo konting disconnection lang mula doon sa Onyx. Kailangan nilang connectin yun. That's what they need to do. And the second is bigyan nila ng farm itong si Ryzen, which is weird kasi alam natin dapat yung Martis yung gumagawa ng paraan para sa sarili niyang farm. Kaso ngayon talagang hindi siya pinapahinga ni Kaltizi. Wala talagang pahinga, pero Ryzen does secure his orange buff. And right now, Ogwen looking for Kram. Rough waves. Andun din pala si Fiu. Nagamit na rin yung kanyang Mystic Gosh. At marami mga ultimates ang na-burn para sa Onyx Philippines. Turtle ay available. This is the third turtle ng ating game. And si Kyle TZ, pinaplano niya niyang hatakin doon sa kanilang panig. Sumisilip-silip pa rin ang Onyx, ha? Hindi available ang Netherrealm para sa Sonics and Ogwen ngayon. Maganda ang kanyang pwesto at mukhang ang turtle ay mapupunta sa AP Brain. Two turtles secured para sa side ng Hive at 2,000 na rin ang kanilang lamang. Kyle TZ, ayaw talagang pagpahingayin si Ryzen. Invasion ang ginagawa ng AP Brain para against dun sa dun kay Ryzen. At ang hirap ng bumangon ito, nagiging utility build na rin yung naging decision ni Ryzen going for the Radiant Armor na 7 minutes in. Siyempre, maganda yan versus the Gord. Pero hindi yan enough dun sa damage output ni Super Marco ngayon na napakataas na ng farm. Oh, Super Marco going in the mid lane. Ito na yung mga saktong dumodouble lane lamang. At mukhang marami-rami na rin perang nakukuha ang gold lane ng AP Brain. Onyx, on the other hand, ang kanilang late game insurance na si Nets ang nakakakuha ng majority ng kanilang kills. In fact, 100% of the kills ay napunta dito kay Nets. At importante din yun para sa Onyx Philippines. Signa natin ang item build so far hatid ng FWD Life Insurance. Wolf, ano ba ang tumatatak dito? Of course, yung Claude na mas mayaman na ngayon sa Brody. Kanina, mas maganda yung farm ni Nets. Pero habol na ni Super Marco even with just one assist. And the Ice Queen Wand na pampalagkit na nagsisimula na lumagkit ang dance floor dahil dito kay Few. Yeah. Yun yung hindi masaya, yung mga malalagkit na dance floor. Totoo yan. Minsan iniisip ko nga kapag ka nag-ML tayo tapos may mga dalawa ng Ice Queen Wand, parang sana nag-next game na lang. Ayaw na palaruin. No, pero nakalimutan ko sino nagsabi. Si itong Gord kasi, parang pinampapalit nila doon sa Eve. At si Haji nagsabi noon. Uy, ngayon Escalera ay may ipet na gamit yung Netherrealm. Pinagsasapak ni Flap. Pero lalayo muna itong si Escalera habang si Kram naman ay may ipet. Papasok si Oy! Ito na doon yung Petrify and the Drop Waves. At napapatay niya pa itong si Kram. Winisik-wisik pa eh, no? Yung akala natin mabubuhay na because of the yung passive nito, yung Body of Smith na mas mababa HP, mas mataas yung defenses, ay biglang nawisikan pa ng isa. Yun yung pumatay kay Kram. Grabe yung mechanics na pinapabalas dito ng AP Brain. Sobrang komportable sila dito sa nagaganap. 5-2 yung score and yung Lord ay sinisimula na ng Hive. Pero may ispatali Super Marco eh. Parang ang may sakit, something eh. Sakit. Parang may something dun sa may Pixel Bosch na yon. And first Lord ng ating game ay mapupunta sa AP Brain. Talagang nahanap ng AP Brain yung weakness dito ng Onyx na i-exploit yung unang death dun kay Ryzen sa may mid lane. Dire-diretso nilang ini-invade yung jungle. Solid kung si Kyle TZ, oh. Grabe, hindi rin masyado nababawasan. Parang kiliti lang yung Brody.
Ganong kalala ang defenses ngayon ni Kyle TZ ng AP Bren. Meanwhile for Onyx Philippines, ito yung nakakalungkot, no? Pinag-usapan natin kanina na ang isang Martis ay snowball reliant. Ibig sabihin nito ay kailangan talaga makakuha ng early kills. Pero yep, kabalik na rin yung nangyari. 0-3 ngayon si Ryzen. Paano nga ba makakabawi ang Martis kapag ganito na ang sitwasyon? Makahirap sagutin ng iyon tanong, ha? Kasi lagi ko sinasabi, kailangan snowball ka pag Martis. It's a very difficult na. Kailangan niya siguro makakuha ng dire-diretsong kills gamit yung kanyang decimate. Pero siguro, wag na nating isipin na dapat pang makabawi dito itong si Ryzen. It's already over na. Oo. Kumbaga, kailangan na lang talaga as a team, itong Onyx ay bumawi. Oo. Ito nga yung sinasabi nila na okay lang kahit pangit ang KDA mo basta manalo ang iyong kupunan ng Onyx Philippines. Pwede naman silang dumipensa. In fact, sila ang kalaban ng RSG sa longest game natin in week 1, which was 34 minutes. Yeah, grabe yung pinapamalas talaga ng Onyx Philippines na pagdepensa ngayon. Pero AP Bren, hindi na nila hinahayaang makalabas pa ang mga Sonics dahil alam nila yung win condition mula sa kanilang upunan. Magandang setup kay Rapidoot, maka-free hit lang dito si Nets, at ito yung pine-prevent nila 6.8k para sa kanilang gold lead. Pero ano bang meron dito sa items? Uy, ang lupit ng build dito ng Brody, no? Alam mong talagang damage ang kanyang kukunin dito with the Blade of Despair na mukhang papunta pa lang lamang siya doon. Matagal-tagal pa doon dahil isa ang BOT sa pinakamahal na item na pwede mong bilhin sa ML. Nauusan na nitong ating Claude. Of course, yung AP Bren kasi madami silang mga nakuha ang mga objectives like Lord at lahat ng mga tore na outer turrets ng Onyx Philippines ay wala na. At syempre, when it comes to damage, nandyan si Kyle TZ na nangunguna. Imagine yung backshot, typically hindi ito yung nangunguna. Lalo na may Gord at may Claude. Pero ngayon, ito si Kyle TZ, dahil sobrang aktibo niya eh. Nalaman niya na may weakness ang Onyx na ever since nakuha nila yung kill kay Ryzen dun sa may mid lane, yung first blood, hindi na nakabangon yung Martis. Grabe din kasi yung damage na nababato ng isang backshot kapag continually tumatama yung kanyang mga gulong dahil nagre-reset ang cooldown. Yes. Para sa mga hindi nakakaalam, tuwing tumatama ang gulong ni backshot ay pwede siyang bumato ulit. Yes. At naging asintado dito si Kyle TZ in this game. Perfect game so far for the jungler of AP Bren, 2-0-3. Biruin mo siya na ngayong humaharap, hindi pa rin siya namamatay. Yeah, and isa pa sa mga kailangan ko i-considera dito ng Onyx Philippines, no? Hindi na sila pwedeng, kumbaga, gumalagala mag-isa. Kasi with the kits na meron si Few, kahit sino na, kayang-kaya niyang tunawin with those combos na meron siya. Pero tingnan natin ang magaganap. Ngayon, may Lord Dance para sa magkabilang jungler, Kyle TZ at si Ryzen. Bababa sa 70% yung buhay. Pero si Owen, woo, ay mamapunish kagad ng kupunan ng Onyx Philippines. Kram and the rest of the members mula sa kanilang kupunan ay narito na sa Lord. 4v5 situation. Kyle TZ and si Pew. Pero ito na flicker and a penalty zone habang si Pew ay pinagahampas sa kaso dito sa likod naman. Si Flap Dinsy pero nagamit rin Nether Realm. Extended D5 capability talaga ang bigay. Pero si Nets dito makakakuha ng Lord. Takbuhan na muna ang Onyx at si Rapid ito na kanilang inahabol. AP Bren naghahanap ng trade. Pero magiging matagumpay ito para sa Onyx. Nakat ang lead ng AP Bren with a great Lord take and a great pick-off mula sa Onyx Philippines. Paano ginawa ng Onyx yun, Wu? Ang gandang Lord Dance. Sa positioning ulit, kinayaan muna nila yung top lane na doon si Kram. Isang pakito. Tapos si nakuha ng kill doon kay si Nets. Rapidoot made a great job na binantayan niya si Nets all the way. Kasi alam natin, dalawa yung pwede mag-snipe sa kanya. Si Ogwen, pati na rin itong si Flap TZ. Protect todo doon si Nets. Kaya nakapag-punish pa sila ng isang kill. At nung ginoo naman ni Pakito, ni Flap TZ, yung backlines kung saan nandun si Nets, problema na yung Nether Realm. So, big props to Escalera, in fact, in that particular exchange, gumamit na kanyang ultimate para iligtas sa kanyang teammates. So far, Onyx ngayon ay sumusubok bumawi with a Lord, pero Nets, delikado! Uy, si Pew napaflicker din dito, pero si Owen! Gusto niya na kagadunahin si Nets at magiging matagumpay ito. Flap TZ pinagsasapak. Itong si Escalera, pero Super Mario mga kuha, rapid doon, TTP out na. Pero di na makakataka si Kram, two members lang. Two members ang nakuha dito ng AP Bren. At naging successful na kanila pag-depensa habang si Rapidoot hinahabol pa pala ng kanilang kubunan. And Super Marco again with his second kill. Wow. Grabe ang AP Bren. Exquisite ang kanilang target selection. Ito yung mga sobrang ganda, mapapagamit ka na ng mga big words, Wolf. Mm-hmm.
Let's try nilang mapag-defend and they will. Pero Super Marco. Grabe! Blazing duets! Sinayaw sa Yawan Finlexan! Nilabas yung lats! Nilabas yung lats! Ipinakita yung abs! Oh my gosh! Super Marco! Pati si Dexter men meron ng ano, malaking braso! Ganun ka-farmed! Si Super Marco this time around! Still a perfect game for AP Brent's gold laner. Halos lock item na binenta na nga yung sapatos eh! Di ba bawal sa gym na wala kang sapatos? Ito men, ginawa niya! Bumuhatin na daw niya to eh! Ito na daw yun eh! Hindi na daw niya kailangan pumunta ng gym! Exactly! Max out, super maxed out na ngayon si Super Marco at mahirapan na yung Onyx. Knowing na yung kanilang composition na hindi built versus the Claude, ang pinili kasi nila dito is Kufra. Tapos ang kanilang composition ay mayroong Faramis na alam naman natin yung Faramis kasi ay namomblema kapag may super farm na Claude sa kalaban. Mm-hmm. Bakit? Dahil madaling maubos yung extra HP from Netherrealm. At alam naman natin kapag naubos yung HP mula sa Netherrealm, stunned kayo for 1 second. Wala kayong magagawa, makakapag-set up yung kalaban. And that's exactly what happened in the mid lane. Uh-huh. Tinunaw sila ni Super Marco. Ito yung nakita natin si Flap Teasy. Ang ganda ng mga dashes niya doon. The moment na nawala ang Netherrealm at na-pop iyon ni Ogwin ay talagang na-double jab combo agad si Nets in that entire fight. Pero ba na AP Brent? Kung magsisimula ng fight na to, mukhang si Kram ang kanilang iba-burst down pero buhay pa rin naman ang X-Play ng Onyx. Uy, may natirang 30% sa buhay dito ni Kram pero Escanera ay sumisilip na nga rin. Bibitawan nila 16K yung gold dito. I mean, yung buhay ng Lord. Pero si Rapidut, pumasok na siya pero Super Marco makaka-flexing duets again para kay Super Marco. Flicker mula kay Flap pero makaka-survive double kill para sa kanya at ngayon Super Marco. Wow! With a triple kill, si Kram ngayon ang nanganganib. Maniac! Ikot-ikot lang and nanganganib din ang Maniac. Super Marco doing Super Marco things. Pero yung Lord ay nakuha ng Onyx. Claude ng Pinas. Super Marco right now having a great game. Lord Man ay napunta sa kamay ng Onyx ay pwede na atang tapusin ng AP Brento. It is 1v5. And the boss nga ata pero si Nets ngayon mababaston. Andun din yung immortality niya. Mabubuhay na nga itong si Rapidot pero kakayanin niya madepensahan. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. AP Brent ang makakauna sa seryeng ito at